Yes po. Okay. Ang title po ng ating talakayin ay Non-Negotiables. So by the title pa lang, alam na po natin kung ano pong ibig sabihin nun. Non-Negotiables, mga bagay po na hindi mo pwede inegosyal o inegotiate o pwedeng pakiusapan pa. Okay? Ito ay personally, ito yung aking nais na i-share po sa atin ngayong gabi at nawa ay makatulong po sa atin. Dalawang bagay lamang po ito o dalawang prinsipyo na non-negotiables. Okay? Marami po sa mundong ginagalawan natin na pwede mo inegotiate. pero itong dalawang ito, I believe ito po ay non-negotiable. Ibig sabihin, ito po ay essential, ito po ay napakahalaga, ito po ay you cannot do without. Kailangan talaga ito na gawin po natin at ito ang dapat natin pagtuunan ng pansin at even beyond our business dito sa Rags to Riches dahil ang ating pag-uusapan ay dalawa. Dalawa. Una, non-negotiable po ang tinatawag po nating personal na relasyon natin sa Diyos. Non-negotiable po yon. Regardless of your religion, of your religious belief or denominational affiliation, ang relationship po natin personal sa Diyos is non-negotiable. Okay? Ito po ay dapat nino-nurture natin. Ito po ay dapat ay binibigyan natin ng pahalaga mula sa umaga hanggang gabi, mula sa pagising hanggang pagtulog, mula sa pagsikat ng araw hanggang paglubog ng araw. Ito pong personal na relasyon natin sa Panginoon ay non-negotiable. Ito po ay dapat ma-establish po natin ang intimacy with the Lord. Okay? Kung mayroon po tayong mga intimate relationship with people, mayroon po dapat mas mahalaga kaysa mga tao, mas mahalaga kaysa ating pamilya, mas mahalaga kaysa ating mahal sa buhay, ay ito pong relasyon natin ng personal sa ating Panginoon. Okay, it's a relationship with the Lord ay non-negotiable dahil siya po ang author ng lahat na meron po tayo, siya po ang source, siya po ang source ng buhay, lakas at kalusugan, siya po ang source ng pagpapala, siya po ang source ng lahat ng provision sa ating mga pangangailangan, siya po ang source ng ating healing, siya po ang source ng halos lahat na meron po tayo. Dahil tayo naman lahat ay naparito sa mundong ito. We came to this world with nothing on. We came to the world naked. We will return to the dust naked. So wala tayong pagmamayari na meron tayo. Ang meron tayo ngayon, lahat yan ay hindi atin. Yan ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. Dahil pinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin, mas mainam na ito pong relasyong ito na relasyon natin sa Diyos ay ating mapangalagaan, ma-prioritize, mabigyan ng pahalaga na siya po ay ating inuuna sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng kalagayan. Kung nababasa po natin sa salita ng Diyos sa Mateo 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you," ay nakita po doon na papaloob ang pagpapala, napapaloob ang provision sa pangangailangan, napapaloob ng mga naisin ng ating puso ay pwedeng ipagkaloob ng Diyos pagka siya po ay inuna natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, ang kanyang kalooban. So bigyan po natin ng pansin ito at ito po ang nais kong ibigay po sa ating ngayong gabi, that personal relationship with God is non-negotiable. Hindi po natin po pwede pong ano po ito, ibaliwala. Hindi po natin pwede itong tawag dito ay tsaka na lang or uunahin ng iba kaysa relasyon natin sa Panginoon. Ito po ay dapat nino-nurture natin. Ito po ay dapat ay binigyan natin ng panahon, ng oras. Pagising mo pa lang sa umaga, ay ang personal na relasyon na yan ay dapat ay atin pong mapagtibay, mapagpalakas po natin yan dahil pagka ang relasyon mo sa Panginoon ay hindi tama, apektado lahat. Okay? Gaano ka man kagaling, gaano ka man katalentado, gaano ka man kagifted, katalino, gaano ka man ka-eloquent magsalita,
or you have many things in life that God has blessed you with, without that personal relationship with God being established or nurtured, or nagkakaroon ka ng intimacy sa Kanya, ang lahat na meron ka mababaliwala. Okay? Kasi napakahalaga po nitong personal na relasyon sa Panginoon. Sa Biblia po, may mga ilang mga personalidad po na sila po ay dumudulog sa Diyos, hindi lamang isang beses sa isang araw, kundi tatlong beses or even more. Nandyan si David, nandyan si Daniel, at iba pang mga personalidad na binibigyan ng pansin at binibigyan ng pahalaga ang personal nilang ugnayan sa Diyos. At yun po ay napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay dapat nating maisagawa. Kaya hindi po siya negotiable eh, kasi non-negotiable nga siya. Kasi nga, it's your personal relationship with God that magkaroon po ng tinatawag na pag-establish nito, pagpapatatag nito, pagpapalakas nito every day ng buhay po ninyo, ng buhay po natin, ng buhay ko. At masambit po natin lagi na sa paggising pa lang sa umaga, magpasalamat na tayo sa Diyos. Sa paggising pa lang sa umaga, pagpuri na tayo sa Panginoon. Pagdilat ng ating mga mata na kahit nakahiga pa tayo, ay pwede na maisip natin sa ating kaisipan, thank you Lord, napakabuti mo sa akin. So let this relationship with God, personal relationship with God, ay ma-establish po natin, ma-nurture natin, mapatatag po natin. Kasi you might be involved, especially for those of us that are ministers or pastoring, na napakarami pong mga activities po natin sa church. Kahit itong pandemic, we have Zoom meeting here and there, we have counseling here and there, prayer here and there, pero napapabayaan po natin ang personal nating ugnayan sa Diyos. And later, it will catch up with us. Okay? Tayo po ay sisingilin ng pagkakataon pag wala po tayong matibay na ugnayan, matatag na ugnayan sa Diyos, ay makikita po natin ang sarili natin in failures. Makikita po natin ang sarili natin being weakened, umihina at napapahina. Dahil ang lakas natin ay walang iba kundi sa Diyos lamang magmumula. Okay? Indeed, the joy of the Lord is our strength. Ang lakas po, ang kagalakan sa Panginoon, ang ating lakas. So, marami pong mga tao, marami pong mga nagtatanong, especially leaders that have fallen. People have been asking, how in the world that such and such a leader, kilala siya sa mundo, sa larangan ng pagsasalita, sa larangan ng anointing, sa larangan ng intelligence, ng gifted. And yet, why he has fallen? I believe po ang dahilan po noon ay ang tinatawag po natin na personal. Isa po sa factor ay ang personal na ugnayan sa Diyos na hindi po ganun na-establish. At ang sabi nga po ng ibang mga kamanggagawa sa ubasan, we might be busy working for the kingdom and we don't have time to talk with the king. Okay? Puro tayo busy, marami tayong trabaho, marami tayong ginagawa here and there, busy mula sa umaga hanggang gabi. At wala tayong panahon na kausapin ng dakilang may likha. Hindi lang basta kausapin, kundi magkaroon talaga ng oras, ng panahon to sit down, to linger in His presence, to enjoy His presence sa buhay po natin. So, ang ibig ko sabihin ay bigyan po natin ng oras, ng panahon, madisiplina natin ang ating mga sarili na kausapin po siya, kaugnayin po siya, at ma-establish po itong intimacy po natin sa Kanya. Because the more we spend time with our God, our Creator, the lover of our soul, our Father in Heaven, ay makita po natin na the stronger we become. Not only physically, but spiritually lalo na. Anumang pagsubok, anumang mga sitwasyon sa palibot, ay hindi tayo mawiwindang, hindi tayo magpapanik dahil alam po natin ang ating stand, alam po natin ang ating katayuan o kalagayan sa Diyos because we're able to establish that intimacy with the Lord. Intimacy with the Lord is simple. Maari po ganito ang isang example. Kung ikaw ay laging kaugnayan ng Diyos, may mga panahon ang Panginoon ay mangungusap sa iyo at ang pangungusap na ito maaring sa salita niya habang kayo nagbabasa,
at maaaring sa kaparaanan ng ibang mga nilalang o ibang mga tao na gagamitin niyang makipag-ugnayan sa iyo, or may mga panahon din na siya mismo ay mangungusap sa puso mo in a still small voice. Or may mga panahon din he can speak to us in an audible voice na marinig po natin ang kanyang tinig. At marami po sa Biblia na narinig po ang tinig ng Diyos audibly. At isa nga po si Moses doon, isa nga po si ang mga si David nakarinig, si Daniel nakarinig, marami pong mga nakarinig ng tinig ng Panginoon. Si Elijah, kinausap din ng Diyos sa iba't ibang mga paraan. At ang importante si Abraham, ganun din. Nung tinawag siya ng Panginoon, nangusap ang Diyos sa kanya, narinig ang tinig ng Diyos, he responded. And nakita mo yung ganung established na intimacy. Kasi naging familiar ka sa tinig ng Diyos whenever God calls you. Marinig mo kanyang tinig at ikaw makaresponde at makasagot sa kanya, ano po Panginoon? Okay. Kasi you conversed with him, kasi ang dalangin, ang dasal, hindi naman siya monologue. It's a dialogue. Pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi puro tayo lahat ang nagsasalita. Binibigyan din po natin siya ng pagkakataon na mangusap po sa atin, na magsalita po sa atin at marinig po natin ang kanyang tinig at makarespondi po tayo sa kanya. At yun pong naisin ng Panginoon, we can have that fellowship with Him. And the more we become closer to the Lord, the more we will know of His ways, His will upon our lives. Andyan yung kanyang pakikipag-ugnayan sa atin. So maririnig natin ang tinig niya at makikipag-usap siya sa atin. At dahil nandun po yung ating closer relationship with the Lord. So let it be that all of us will be guided tonight, that our relationship, personal relationship with the Lord is a non-negotiable thing. Hindi mo siya pwede in-negotiate. Hindi po pwede tsaka na lang pag may oras na ako. We have to give time. We have to set a time to talk with our God personally, maliban sa ating family devotion, maliban sa ating prayer meeting in the church, maliban sa prayer sa pag-umpisa ng ating pagkain o papasalamat sa pagkain. No, magkakaiba po yun. Personal prayer po, personal devotion is being established pag ikaw po ay yung personal na relasyon mo sa Panginoon ay naging matatag, naging malapit. Nagkaroon po kayo ng malakas na ugnayan na any time of the day you can speak to the Father freely in the name of Jesus. Hindi kagaya ng mga nakalipas na panahon, especially sa lumang tipan, before they can communicate with God, God can will speak through the prophet and or karoon po ng mga seremonya na ginagawa. Wala pong personal na ugnayan ng mga tao. Only the people that God assigned, the prophets, the kings, ang mga binigyan ng panawagan ng Diyos. Pero sa panahon ngayon, lalo na nung when Jesus died on the cross of Calvary, when the veil of the temple was broken from top to bottom, nahati po ito, we can have now that free access to the Father through Jesus, our Savior, our Lord. So ang ibig ko sabihin, simply lang, let's take advantage of this opportunity, of this free access to God. Alam po ba natin, our God is the greatest of all in the highest in position in whatever capacity. He's the most powerful. You don't have to schedule an appointment with God para makausap mo siya. Okay? Unlike dito sa mundong ginagalawa natin, eh, kapitan nga lang ng barangay, kailangan ka pa mag-set ng appointment sa kanila bago mo sila makausap. Or kung yung mayor, maghirap mag-set ng appointment, it will take some time, or even kung yung backer, hindi pa ganun kalakas, hindi mo siya makakausap. Okay? So the people on the higher ups, napaka-temporal ng kanilang power and authority, and yet you have to set an appointment, and it will take some times and a backer para ma-remind yung taong naisin mong kausapin. Pero God, the greatest of all, you don't need an appointment. Anytime, 24/7, available siya, pwede mo siyang kausapin. And yet, many times, we don't take this advantage. We take this for granted. Okay? Kung kailan tayo may sakit o
malala ang karamdaman, kung kailan tayo nasa bingit ng alanganing kalagayan, kung kailan tayo ay may mga trials na napakabigat at trouble na napakabigat, tsaka tayo makaalala sa Kanya. Nawa, simula sa gabing ito ay mabigyan natin ng oras ang Diyos so we can establish that intimacy with the Lord, that personal relationship with God is a non-negotiable thing. Use that free access any time of the day. Call upon the Lord. Kausapin natin siya, kaugnayin natin siya, let's have fellowship with Him because that access has been given to us when Jesus died at the cross of Calvary. Nabigyan po tayo ng free access to the Father anytime we can come before Him. So let's utilize it, not only during our trials, our deepest moment, or our sorrow, or a loved one passed away, or you are troubled, di ka makatulog sa gabi, kaya kausapin mo siya. No. Even with everything is in order, even with all your prayers has been answered, or your need has been supplied and you've been healed of your sickness, kausapin mo ang Panginoon. Not only during the hardest moment of your life, you speak with God, you commune with God, but even when all the blessings has been poured out upon you, the more you give, you spend time with Him. Actually, whenever we spend time with Him, we are not really spending time with Him. We are investing time with the Lord. Set aside in your day to commune with God. Set aside in your day to fellowship with God. To let that personal relationship with God be established, be strengthened. So you can come before God the closest that you can be. 24/7 available po siya, pwede mo siyang kausapin. So, bigyan po ng pansin ito, i-establish po natin ang ating personal na ugnayan at relasyon sa Panginoon at nawa, maranasan po natin ang mga kamangha-mangha niyang mga pagkilos at paggawa sa buhay natin. The Word of God declares in Jeremiah 33:3, "Call upon me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not." May mga paanyaya ang Diyos lagi sa atin na tumawag, lumapit, kayong mga napapagod, nabibigatan, bibigyan ka ng kapahingahan. May mga paanyaya ang Panginoon sa atin, just call, commune, call upon me, and I'll be there to give you an answer. Okay? We have this privilege as believer. We have this privilege as minister. Let's utilize it. Let us establish the personal relationship with God. Let us nurture it. Let us strengthen it each day. Bawat araw ng ating buhay. Gusto natin mapalapit tayo, maging dito sa ating R2R family, mapalapit tayo sa isa't isa. Good and fine. But much more, mapalapit tayo sa Diyos na may lalang sa atin, na may likas sa atin, at lubos na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. No one in this world ever care and love you the way He does. Wala pong tao sa mundong ito makabigay ng ganong pagmamahal at pagmamalasakit at pag-aalaga na binibigay ng Diyos sa atin. 24/7, He's watching over you. 24/7, He cares for you. He's providing your needs. He takes care of your family. 24/7, available po siya. So let it be that this privilege, this access na meron po tayo, let's utilize it, maximize it, para ang ating relasyon sa Panginoon, sa ating Diyos, ay mapatatag po natin, mapatibay natin, at tayo po ay lalong mapalapit sa Kanya. So whenever He speaks, we can listen, we can hear. Kagaya nga nabanggit ko several times, whenever God speaks, you should be in a silent mode. So you have time to listen. Okay? Pagka nagsalita ang Diyos, dapat nasa silent mode po tayo para marinig po natin siya. Makarinig po tayo ng anuman ang Kanyang sasabihin at magawa po natin anuman ang Kanyang naisin. Because there's no point of asking God to speak to us and we don't have the willingness to obey whatever He commands us to do. So bigyan po natin ng pansin, bigyan po natin ng panahon na ang Panginoon po ay mangusap po sa atin at tayo po ay makinig at tayo po nawa ay handa na sumunod sa kanyang anumang kanyang nais.
So mga K2R family, I challenge every one of us, let us establish this relationship, this personal relationship with God. Dahil ito po hindi po makukuha sa'yo. Okay? Hindi po ito mananakaw sa'yo. Hindi po ito maluluma. Okay? Our personal relationship with God, our time with the Lord is always beneficial to us. Okay? Para po sa atin ito, sa ating ikalakas, sa ating ikatatag, sa ating ikalago, sa ating ikapagpala. So it's all for us. Establishing that relationship with God, that personal relationship with the Lord, will help us in many ways to face whatever problems we have, whatever trials we have. Yan may karamdaman, yan man ay kawalan, yan man ay problema, yan man ay pagsubok. Eh lahat yan kaya mong harapin na may katatagan sa iyong kalooban dahil alam mo at alam ko that you are able to establish that relationship with the Lord. So hindi ka mauiwindang, hindi ka magpapanik, hindi ka mag-alala, hindi ka mapupuyat, kakaisip kung anong gagawin mo sa kinabukasan dahil meron kang bayarin, wala ka pang pera. Bakit? Because God has given you that peace already. God has given you that assurance that He will take care of you, that He will supply your needs, that He will bless you beyond your salary, beyond your income, or beyond tinatawag nating beyond sa pinagkakitaan natin. So mga kaibigan, mga kapatid, mga kamanggagawa, mga kababayan, our car to our family. Let's build that relationship, that personal relationship with God. Dahil napakahalaga po ito at ito po ay tinatawag kong non-negotiable. You will realize one day, if you do this kind of thing, I believe some of us, if not all of us, are doing this already. But for those that have stopped doing this, I remind you and I challenge you once again, renew that personal talk time with the Lord. And lalo na itong panahon ngayon, na hindi lang panahon ng pandemic, kundi po panahon na anytime, maari nang bumalik ang Panginoong Jesus. Because everything is already happening. Nandiyan na ang mga bagay-bagay na naitala, na ula sa salita ng Diyos. Magmatsyag tayo, magbantay tayo, let's all be alert. Kung na-establish natin ang ating personal na ugnayan sa Diyos, wala tayong dapat ipangamba whatever is happening in the world. Okay? Hindi man matapos yung pandemic na ito. Hindi natin alam because of so much uncertainties. Hindi pa na malalaman ano ang maging epekto ng mga vaccines na itinuturok ngayon sa lahat ng mga tao sa iba't ibang mga bansa at maging dito sa atin about to start. Napaka-uncertain kung hanggang kailan at kung paano. Iba't ibang mga variant nandyan na. So, ang akin lang sinasabi, if you're able to establish that personal relationship with the Lord, your faith has been strengthened, your perspective has been enlightened, so you have nothing to worry, you have nothing to be afraid about, because you know that the God you serve, the God that you talk to every day, the God that you have fellowship with, ay in control of everything. He is sovereign, He is powerful, and there's nothing that could topple down His power. He's still seated on the throne in spite of what's happening around us. And no one could ever dethrone Him. So dapat mapanatag ang loob natin bilang isang individual na mayroong magandang ugnayan, personal na ugnayan sa Diyos na may likha ng lahat at nagmamahal sa atin. So wala tayong ikatakot, wala tayong dapat ipangamba dahil He's in control of everything. So I challenge every one of us starting tonight before you go to sleep, have that time with the Lord, and when you wake up in the morning, have that time with the Lord. Strengthen it, establish, nurture that relationship. And one thing I can assure you, you will truly enjoy His presence. You will truly enjoy the benefits of being in the presence of God. Dahil nakakamangha ang mga ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga tao na mayroong personal na ugnayan sa Diyos, may personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoon, pakikipag-usap sa Diyos, ay makikita mo ang buhay ay iba sa mga walang panahon sa Diyos. At
Nararapat lamang na bigyan natin ng panahon ng Panginoon kasi siya naman ang nagbibigay ng panahon na ito sa ating lahat, sa ating buhay na ito. So I challenge every one of us that personal relationship with God is non-negotiable. Keep it up. Strengthen and establish, nurture it, spend time, bigyan mo ng oras ang Panginoon sa bawat araw ng iyong buhay. Saan ka man naroroon, ano man ang kalagayan mo, ano man problema mo, pagsubok, karamdaman, nakahiga ka man, ikaw man ay nagtatrabaho, let us all be conscious of the presence of the Lord and let us enjoy it. So mga kapatid, mga kaibigan, mga card to our family, and even sa ating mga visitors na narito ngayong gabi, yun po ang aking challenge. One, first na non-negotiable is your personal relationship with God. Personal prayer time with the Lord. Iba po ito sa prayer sa church, iba po ito sa prayer sa family mo, iba po ito sa prayer sa prayer meeting or Bible study, iba po ito sa prayer mo sa pagkain. Ito po ay personal na prayer time mo with the Lord. Establish that personal relationship with God. And I believe you will enjoy its moment without regret. Yung pangalawa pong non-negotiable ay ganito. Family devotion. Personally, yun pong aking pangalawang challenge at nais kong sabihin sa ating lahat. Family devotion is also non-negotiable. Hindi mo pwede itong i-negotiate sa kanalang pagka may time. Ito po ay dapat binibigyan ng oras, binibigyan ng time. Nagsiset aside tayo, pamilya, na magkaroon ng panahon sa salita ng Diyos, sa pananalangin. Okay? Sa family devotion, simple lamang po ito. You gather your children, you gather your family. If you're a family man, i-gather mo yung wife mo, mga anak mo. Kung ikaw lang ay nanay lang sa tahanan, i-gather mo yung mga anak mo. Okay? At you pray together. You read the scripture. Hindi ka man pastor, pwede ka rin magbasa ng Biblia. You start it, alimbawa, start mo yan sa Proverbs o sa Psalms. Okay, doon sa New Testament naman, kahit sa Book of John or Book of James, you can start in those Bible books. Okay? Basahin lang isang kabanata. Just read through. And hindi mo may paliwanag fully, okay lang din 'yon because you're still learning. Okay? Family devotion, family prayer time. Usually, dalawa lang naman 'yon, umaga, gabi. Okay? Panalangin sa umaga, Biblia sa umaga, magbabasa, you were able to encourage your children, you pray for your children, you read the scripture before them, and let them also share something from their hearts. It's a family time together with the Lord. Okay? Family devotion is non-negotiable. Okay? Kung di nyo pa ginagawa yan, I challenge you. Start it tomorrow or start it tonight before you go to sleep. Okay? You pray together, you read the scripture together, you pray together, and let's spend time with God together and be thankful to God for what happened the entire day. That you're able to go out of your house, you were able to reach your destination safely, you were able to do the work that you need to do, okay? You can do your errands and everything, and you go back to your house safely. It's something to be thankful for. Napakarami po natin ipagpapasalamat sa Diyos. If we only learn to appreciate everything that God is doing in our lives. If you have that personal relationship with God, that personal prayer, then you can have another thing, that family prayer time. Okay? Personal prayer, ikaw lang mag-isa. Family prayer, kasama mo, pamilya mo. O bigyan nyo ng oras ang Panginoon. Okay? Pero of course, it starts with you. Start with your personal life. It starts with your prayer life with God. Then you can invite your family to pray with you. That's a family prayer together, family devotion. You read the scripture, you pray together. Ano yung mga needs ng family nyo? Ano man ang mga concern ng mga anak mo, concern ng asawa mo? You can pray because they need, you need to pray for one another. Okay? You need to be concerned with one another. By doing so, a family devotion, you're able to also to monitor what happened to your children the entire day.
Makamusta mo sila before you pray. O, kamusta yung maghapon nyo? Kamusta kahapon? Ano nangyari sa school? Ano nangyari sa negosyo kung may business? Ano nangyari doon sa shop? O ano nangyari doon sa trabaho? So you're able to monitor. And pagka may problema sila, they can voice it out there, then you can pray. May mga kaibigan ka, may mga kamag-anak ka far away from you, you can include them in your prayer. Okay? You can pray for them. So that's a family devotion. You're not only praying for your needs, okay? You can pray for other needs as well. Sa personal, ganun din, you're not also praying for your needs lang. You can pray also for the needs of your family and others. Pero mas focus ka doon sa personal na pag-establish ng relationship mo kay God. Dito naman, sa family devotion, your time with God can strengthen one another. Your time with God can make you closer with one another. Okay? So you can also challenge your children to have their own personal devotion, personal time with the Lord. Kasi it's non-negotiable nga yan eh. So sila din, may establish nila yon, then you can come together as one family. So you can pray together. You can uphold one another in prayer to the Lord. Okay? Makita po, iba po ang mangyari. Iba po ang sitwasyon. Iba po ang kalagayan. Iba po ang joy. Iba po yung peace. Iba po yung satisfaction na maranasan po ng bawat isa. May sigalot sa family, doon masisettle yan whenever you spend time with God. May conflict, indifferent. Bawat isa sa inyo sa family, may mga nangyaring conflict. By doing in a family devotion, of course, sa personal muna, tapos family devotion, masisettle po yung mga bagay-bagay na yan because you can cry together in the presence of the Lord as a family. Father, mother, children can cry together before God. You can lift up one another. You have a family needs. Meron kayong bayarin sa pamilya. Meron kayong due dates na kailangan bayaran and you don't have money to pay. But you carry each other's burden when praying for one another, when praying for the need of your family. When you are tried, when you are tested, meron kang kinakaharap na mga sitwasyon sa pamilya, you can lift up to the Lord this concern, this needs. And I believe God will be working. Naisin ng Diyos ang pamilya buo, naisin ng Diyos ang pamilya matatag, naisin ng Diyos. Yun po'y kalooban ng Diyos. Hindi po kalooban ng Diyos ang pamilya sira, hindi kalooban ng Panginoon yun. The enemy, yun ang kanyang kalooban because he came to steal, kill, and destroy. But it is the will of God for us, sama-sama ang manalangin, kalooban ng Diyos. Yun po yung nais ng Panginoon. Nais po ng Panginoon na ikaw, ako, lahat tayo na may pamilya, we can pray for one another. What if someone in your family is not here? It's working somewhere. It's working, alimbawa, kung ikay na sa Metro Manila, working sa Mindanao, sa Visayas, or abroad. You can still do that. There's Skype, there's FaceTime, there is a messenger FB call. Pwede kayong magtawag, pwede kayong makaset ng time to have a family. That's what I've been doing before when I was not around in my family. Kahit nasa abroad ako, magkaroon kami ng time. Skype, we pray together. Pag panahon na ng devotion, tawag na ako sa kanila to pray. Kasi mahalaga po, mahalaga. Lalo na ngayong panahon na ito, napakahalaga ang family time. Napakahalaga ang family prayer. Napakahalaga ang family devotion. Your family is non-negotiable. What the enemy is trying to do is to steal us away from one another. Magkaroon tayo na mapapalayo tayo sa isa't isa. Magkaroon tayo ng conflict. Yun ang nais niya. Pero I believe if we're able to establish that family devotion, we can start it now. Kung di mo ginagawa mo nakaraan, you can start it now slowly. Okay? Kahit na 15 minutes a day. Okay lang yan. Start it there. Hindi pwede na sabihin mo, hindi, kailangan isang oras talaga. No, no. You can start 15 minutes. Start somewhere na komportable ang lahat. Then you lengthen it. You going 30. It all depends sa situation. Because God will be moving in the hearts of your children. God will be moving in the heart of your wife, the heart of your husband, in the heart of people in your house, in your household. Kung meron kayong mga kasama sa bahay, pwede nyo pa sila isama so you can pray together as one big family, as one family.
So it's non-negotiable. Family time is non-negotiable. Hindi pwedeng ipagwalang bahala ito. Hindi po pwedeng, hindi kami ano. So kanya-kanya na lang kami. Oo. Okay din yon, pero you wanted a family being strengthened. Subukan nyo po ito. Ito po ay tested, proven na parte ng buhay ng isang pamilya. Having time with the Lord together with your family. And let everyone there also be part, but participate, hindi lang taga-amen. Okay? Bigyan mo isang pagkakataon na mag-share ng kanyang testimony the day or magkaroon ng kanyang praise item. Or ang isa, mag-opening prayer, isa closing prayer, ang isa mag-read ng scripture, o ang isa naman magbigay ng exhortation. It all depends. You have all the time in the world. Ang ibig sabihin po nun ay mag-set ng oras as a family so you can pray together as a family. Have the time together with your children, with your wife, with your husband. Spend it. Okay? Sabi nila, you have only a short period of time in the world. Spend it wisely. One of the wise place to be, okay, it's in your family. Spend it with your family. Spend time with your family. And have that family devotion together. Okay? So non-negotiable po ang relation mo, ang personal relationship with God. It's also non-negotiable, your family devotion. Non-negotiable po ang pagpa-prioritize natin sa ating family. Okay? Everything secondary. Okay? Ang trabaho mo, secondary lang yan. Ang church mo, secondary lang yan. Kung ikay pastor. Okay? Secondary lang ministry. Hindi yan ang priority mo. Ang priority mo, ang pamilya mo, unahin mo sila. O sila ang una mong church. Sila yung una mong pinagpapastoran. Okay? Because the church will always, your family will always be there for you. But your church, sometimes, if you're a pastor, pwedeng ikaw ay paginitan ng mga leaders mo sa church at ikaw ay tanggalin. Bukas mga alawa, wala ka ng church, pero the family will still be with you. Okay, bigyan natin ng panahon nito, family first. Okay? Establish po natin 'yan at bigyan po natin ng panahon 'yan. Sa abot ng iyong makakaya. Kung ikay may trabaho ngayon, nasa labas ka, sa abot ng iyong makakaya ay 'wag na mag side trip kung saan-saan. Pagkatapos ng trabaho, uwi na kagad sa pamilya dahil your family is waiting for you. Sila po yung mas mahalaga sa mundong ito. Okay? Yes, mahalaga yung trabaho mo, mahalaga yung mga trabaho mo sa opisina, pero your family is much more important than all of those people in your office. Okay? In your workplaces. Kasi your family, gift ng Lord yan sa'yo. And bukas makalawa, you stand before God, you are also, and also, I am also accountable before the Lord. What I have done with my family, what you have done with your family, how you take care of your family. Okay, we will give an account before the Lord because sila man pamilya natin, sawa mga anak, we are also steward of them. Katiwala lang tayo, we don't own them. We are all stewards of our family. So we're gonna face God one day at we'll give an account to him. Kung paano natin inalagaan, pinangasiwaan, pinagkatiwala niya sa atin na pamilya. Minahal ba natin, pinahalagan ba natin, at ginawa ba natin anumang dapat at nararapat para sa pamilya po natin. I believe many of us have sacrificed a lot for our family, especially mothers and fathers who are working. Napakarami pong sakripisyo na ginawa po natin. But I believe they are worth the sacrifice, yung family po natin. So bigyan po natin sila ng ano, wag po natin antayin ng panahon na sila'y wala na, tsaka tayo mag-iiyak-iyak, tsaka tayo nanlulupay-pay dahil wala na sila. Samantala, habang sila'y nariyan, wala rin tayong oras sa kanila. So what's that? It's a regret, okay? Pagsisisi. Dahil binigyan tayo, God has given us an ample time to be with our family, and yet we don't use it. We don't spend it with them. Okay?
Bigyan ng oras, bigyan ng panahon yan. Okay? Together. It's a matter of prioritizing. Okay? God, family, ministry, or work. Ganun lang kasimple. You cannot play balance there. Hindi mo pwede balansihin yon. Okay? Wala pong 33%, 33%, 33%. Wala po. Because the real thing is this. God first, family second, the rest follows. Okay? Yun po yung succession nun. Yun po yung pagpa-prioritize nun. Kaya hindi pwede balanse. May nauuna po talaga. May pangalawa, may pangatlo. Nauuna talaga ang Diyos. Personal mo, ugnayan sa Diyos. Palakasin mo. Patatagin po natin yung personal na ugnayan natin sa Diyos. Dahil tayo din ang maging beneficiary nito. Tayo makikinabang pagkamaayos ang personal nating relasyon sa Diyos. Ang personal nating panalangin, ugnayan sa Diyos, tayo ang makikinabang. Walang pagsubok sa mundo na hindi mo kakayanin. Walang sitwasyon o kalagayan sa mundo, gaano mang kahirap, gaano makakomplicated, na hindi mo kakayanin. If your personal relationship with God is established, has been nurtured, it will strengthen you, it will enable you to face whatever, even that insurmountable problem or trials that you're facing right now, or even that need na it's beyond your salary, it's beyond your pension or remittance, sobrang laki. Even that, kakayanin mong harapin. Na hindi lang basta harapin, kundi hindi lang basta malampasan, kundi mapagtagumpayan. Bakit? Na-establish yung relationship mo kay God. Ha? Kung establish mo yung relationship mo kay husband mo, kay wife mo, good. Pero, mas lalo mong establish at palakasin at patatagin ang relasyon mo sa Diyos. Dahil every relationship follows. If your relationship with God is not close, is not established, all other relationship, okay, maapektuhan po sila. Maapektuhan po. Pag ang relasyon natin sa Panginoon hindi matibay, hindi matatag, all our relationship in humans, apektado. Okay? Sa bawat araw na wala kang oras sa Panginoon, I believe sa trabaho mo, irritable ka. Sa pamilya mo, irritable ka. Yeah, it irritates. Okay? Konting bagay lang, nagagalit ka, mapipikon ka. Okay? Bakit? Eh, wala kang oras na binigay kay Lord. Okay. Bakit? Ang oras na binigay sa Lord, kapayapaan yan, kagalakan yan, kahinahunan yan. O yan ay madadala mo sa maghapon mo. Eh wala kang oras. So lahat ng mga bagay that irritates you, may irita ka. Tested, proven yan. Okay? Hindi po yan formula na lagay mo baga, trial and error. Subukan ko nga to kung mag-work out. No. It's already an established fact, established truth. Having time with the Lord. And, dahil may time ka kay Lord, magkakaroon ka rin ng time sa family mo, the more blessings you will have. Bakit? Eh, maraming conflict sa pamilya, maiiwasan pagka kayo sama-samang nananalangin. Sama-sama nagkakaroon ng oras sa Panginoon. Sama-sama na nag-uusap. Sama-samang nananalangin ng mga concern ng pamilya. Kasi kasama man sila sa family mo. So kung may concern ng pamilya, they should know. So they should be part of your prayers. Okay? They should be part ng pananalangin. Bigyan ng oras po ito. Non-negotiables. Okay? I don't know if there's anything more important than two of this. That these two in this world. Okay? Your family is more important than your work. Your relationship with God is more important than your family. Pero, lahat naman yan ay mahalaga. Pero yun nga, kailangan unahin lamang po natin ang una. Huwag natin ilagay yung una sa huli. Okay? Nai-reshuffle baga natin. Oo. Na yung ordination ng Diyos, yung designation ng Diyos, yung design ng Diyos, we will alter to suit us. No. Hindi po natin pwede i-alter yun. Hindi po natin ilagay yung una sa pangalawa o pangatlo. Ilagay po natin yung una sa una. Ilagay po natin yung pangalawa sa pangalawa. Ilagay po natin yung pangatlo and the rest follows. Okay? So once again, fellow R2R family, brothers and sisters in the Lord, fellow workers in the kingdom,
Mga kababayan, ay dalawang bagay lang ang aking na-share sa inyo ngayong gabi. At nawa po, mapagtuunan po natin ito at mabigyan natin ng pansin. Because I just wanted this thing to happen in your life. Na ikaw ay maging matatag. Ikaw ay magkaroon ng kagalakan, kapayapaan sa maghapon pagka inumpisan mo ang iyong araw kasama ang Diyos. Kaya hindi lang yung simple thank you Lord, nagising ako, tapos na. No. Spend time. Spend time with your God. God has given us 24 hours in a day. Magbigay ka ng oras doon sa 24 hours na yon. Magbigay ka ng panahon. Unahin mo siya. Unahin mo siya. Unahin mo. Unahin mong Panginoon. Umuna kang umiyak sa Diyos kaysa problema na meron ka. Okay? Minsan, iniyakan natin yung problema natin eh. Baka pwedeng unahin mo, umiyak ka muna doon sa Diyos. Umiyak ka sa presensya niya, hindi sa anumang problema meron ka, kundi sa galak sa puso. Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, may lika ng lahat, nagmamahal sa'yo, ay kapiling mo, kausap mo, kaugnayan mo, ka-fellowship mo. Wala pong kasing saya. Wala pong saya sa mundo na pwede mong ihalin tulad sa saya sa presensya ng Diyos. Wala po. Wala. Ano tawag dito? Indescribable. Hindi mo siya fully ma-describe pag ikaw nandoon sa presensya ng Diyos. Because the presence of God is so awesome. So, have that time. Yun yung challenge ko sa iyo ngayong gabi, personal. Naisin ko na ang negosyong ito ay palaguin ng Diyos. Pero let us all start with the Lord. Personal. Personal na ugnayan natin sa Diyos. Patibayin natin. Patatagin natin. And let us enjoy life in spite of the pandemic. Why? Because we have given time that the Lord, that He alone deserved. At bigyan din po natin ng panahon, ng pamilya natin. Gaya ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Ikaw at pamilya mo, maglilingkod kayo sa Diyos. Umpisahan po ninyo sa family devotion po ninyo. Umpisahan po ninyo family together, praying for one another, reading the scripture together, and encouraging one another. And I believe all the external factors will have no power against you. All the problems in the world, all the need that your family is facing right now, all of those things will be nothing compared to the benefits that you will be able to get in the presence of the Lord and being strengthened, not only physically but spiritually, but even emotionally, that you are together as a family, you are praying together, lifting up one another in the Lord. I believe itong bagay na itong dalawa na ito na sinasabi kong non-negotiables, nawa ay magawa po natin. And I can assure you 100% without a shadow of a doubt, your life will never be the same again. Your life will never be the same again. Patuloy, maranasan po natin ang kakaibang pagkilos ng Diyos. Yung galak sa puso, yung kapayapaan, yung kahinahunan, yung katiyakan, na in spite of this pandemic, you can face it without fear, without trembling, because you know that the God you serve, that the God you talk to, that the God you commune with is in control of everything. So once again tonight, fellow R2R family, challenge you. Let that personal relationship with God be established, be nurtured, so you can come closer to the Lord and you can know Him better. You can love Him more. And let your family will be there together in the presence of the Lord, not only during on Sundays, but every day of your life. Let us pray. Father, we thank you for this beautiful evening that you have given us. Lord, thank you for the opportunity that I can share what's in my heart. And I pray, Lord, for my fellow R2R, help them, Lord, that personal relationship they have with you will continue to be strengthened, so they can know you more deeper and closer. They will experience your great and mighty power. Every day of their lives will not just be another day, but it's a day of rejoicing, a day of victory in your presence. And I pray, Lord, even their families will have this family devotion
that we'll have find ways how to be together in spite of the distance, in spite of being far away, that we'll be able still to commune with you as a family. And I pray, Lord, for each family that we represent tonight. Lord, have thine own way. Have mercy upon our families that we represent. And let your grace abound. Lord, strengthen every family that your people represent tonight. And I pray for your love that will bind every family together, that they will be able to determine and decide that they will have time that will they will have with you, that they will spend time with you with their family devotion. Bless every one of us. Bless our heart to our family. And thank you so much, Lord, for everything that you have done tonight and everything that you're about to do in each one of us. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Boss. Thank you so much for the time that you have given me to be able to share with you tonight.